Jeepney ang pangunahing sinasakyan ng gurong si Rose, kaya problemado siya kung paano papasok sakaling magkaroon ng tigil pasada ang ilang jeepney at UV Express. No, walang ibang sasakyan papunta dun sa Tandang Sora kung hindi jeep lang din talaga. Kaya malaking magiging epekto nun sa amin. Wala kasing ibang way, taxi, kaya lang ang mahal naman. Ayon sa Commuter Advocacy Group na Commute, nasa 2.28 million na pasahero ang posibleng maapektuhan ng nationwide transport strike sa March 6 hanggang 12. Pero hindi lang umano isang linggo ang magiging kalbaryo ng mga commuter kapag natuloy ang pagpapatigil sa pamamasada ng mga operator na hindi dumaan sa industry consolidation ng PUV Modernization Program. Binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng palugit ang mga operator na mapabilang sa mga kooperatiba o korporasyon hanggang June 30 o tuluyan ng mapapaso ang kanilang prangkisa. Marami sa mga commuters natin ang mawawalan ng masakyan. Itong krisis na ito will be pandemic level. Kung matandaan natin nung pandemya, 50% ang capacity lang ng ating mga sasakyan, no? So halos kalahati din sa supply ang nabawas during the pandemic. Ganito po ang epekto nito pagdating ng mga deadlines yan. Panawagan ng grupo ng commuters sa pamunuan ng LTFRB, unahin ang kapakanan ng mga pasaherong mahihirapan sa pagsakay kung mababawasan ang bilang ng mga pumapasada. Ilan sa mga mungkahi nila ay ang pagpapatigil sa pag-implementa ng PUV modernization habang pinag-aaralan ito, pagbibigay ng insentibo sa mga operator na magmo-modernize ng jeep imbes na gawing pautang, at pagtatanggal ng mandatory na pagsali sa mga kooperatiba o korporasyon. Para ba mag-modernize ng sasakyan, kailangan ba ay kooperatiba o korporasyon? Aalisin mo yung individual franchise holder. Yung franchise mo, hindi na sa pangalan mo, pangalan ng kooperatiba yan. Ayaw dun sa leadership ng presidente, gusto mag-withdraw. Pag nag-withdraw sila, wala silang hanap buhay. Bakit? Kasi one route, one application. Pero para kay DOTR Secretary Jaime Bautista, kailangang ituloy ang modernisasyon sa pampublikong transportasyon na suportado naman umano ng ibang transport groups. Pagbasura ng modernization program natin ay siguro hindi naman tama, no? Kailangang i-modernize natin yung ating public utility vehicles. Siguro papakiusapan pa rin namin sila na huwag ituloy, no? And marami rin namang mga grupo na sumusuporta dun sa ating modernization program, no? But ako ay very positive na mapag-uusapan yung issue and hindi mangyayari yung sinasabi nila na strike next week. Nanindigan naman ang transport group na manibela na tuloy ang tigil pasada. Unang dialogo, I will stand on my ground. Itutuloy na lang namin ito. Subukan po natin sa Lunes. Subukan po natin ito ng isang linggo. Magkakaalaman po tayo. Sige po, subukan po natin. Pag-scrap po, kung hindi po ito mangyayari, wala po talagang dialogue na mangyayari. Naghahanda na ang MMDA at PNP ng libreng sakay para sa mga commuter na maapektuhan ng isang linggong tigil pasada, habang inaantay pa rin ang pahayag ng LTFRB hinggil dito. Lady Vicencio, ABS-CBN News.